Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkataba ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog ng gabing yaon. Siya ay nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano ay nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Narami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo,
susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati ay tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako ay sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanin at pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayoan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ka at tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanlin. Pag sila ay tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayun din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon din gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kapag tayo po ay dumadalo sa banal na Eukaristiya, tayo pong lahat ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga ang Eukaristiya ay pagpapasalamat. Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti, ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Pero mga kapatid, kasama ng ating pagpapasalamat sa banal na Eukaristiya ay ang ating pakikitagpo kay Jesus. Nakikitagpo tayo sa Kanya sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Kanyang katawan. Katawang inialay para sa atin. Ngunit kasama din po sa pakikitagpo natin sa Kanya ay ang panawagan sa atin na tayo ay maging kagaya ni Jesus. Kapag tayo po ay tumatanggap ng Eukaristiya, pinapaalahanan po tayo na tayo po ay dapat maging kagaya ni Jesus. Sana po hindi lang natin nakikita ang Eukaristiya na isang paraan ng pagtitipon. Bagkos nakikita at nalalaman natin na sa bawat pagtagpo natin kay Jesus sa Eukaristiya ay nagiging kagaya niya tayo. Kaya yun po yung malaking hamon para sa atin. Hindi lang po tayo nagtitipon, bagkos panawagan sa atin, maging kagaya ni Jesus. Pangalawang bagay, sa ating pakikitagpo sa Kanya, merong panawagan sa atin. At ano po ang panawagan sa atin? Na sa bawat yugto ng ating buhay, nandoon ang presensya ni Jesus. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Jacob. At kung mapapansin natin sa kwento ni Jacob, ano ang pangako sa kanya ng Diyos? Na hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Sa lahat ng tagpo ng buhay niya, sasamahan siya ng Diyos. Ngunit ano na lamang ang hinihiling ng Diyos kay Jacob? Simple lamang, ang kanyang tiwala. Alam ng Diyos na sasamahan niya si Jacob. At alam din ni Jacob na siya ay hindi iiwan ng Diyos. Paano?
dahil napakalaki ng kanyang tiwala sa Diyos. At mga kapatid, ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay ang mga taong naniniwala na pagdating sa Diyos, walang hindi mapangyayari. Ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos ay naniniwala din na sa pagdating sa Diyos, walang imposible, walang hindi mapangyayari. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, napakinggan po natin ang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumapit kay Jesus. Bakit? Dahil yung kanyang anak ay namatay dahil sa sakit. Pero alam natin ang kwento. Nung pumunta si Jesus, no, sa tahanan ng pinuno na ito, binuhay niya yung kanyang anak. At bakit ho binuhay ni Jesus? Nagmula po yun sa tiwala at paniniwala ng pinuno ng Hudyo. Yung pangalawang kwento sa ating ebanghelyo, yung 12 taon ng dinudugo, at ano lamang ang kanyang kagustuhan? Mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus at ipinagkaloob ni Jesus ang kagalingan na ito. Saan nagmumula? Sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Sa kanilang pagtitiwala kay Jesus. Dahil pagdating sa taong naniniwala at nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, lahat ng bagay ay pwedeng mapangyari. Dahil pagdating sa Diyos, lahat kaya niya at walang imposible sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin. Kaya mga kapatid, sana po kapag tayo po ay dumadalo ng Eukaristiya, hindi lang natin ito makita na isang pagtitipon, kundi makita po natin ito na tayo ay nakikipagtagpo kay Jesus. At sa ating pakikitagpo kay Jesus, nawa tayo ay maging kagaya ni Jesus. At kung tayo ay maging kagaya ni Jesus, tayo nawa ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Dahil ang taong nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, ay naniniwala na ang lahat ay mapangyayari dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang hinihintay lang ng Diyos para sa atin, magtiwala at maniwala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumapit tayo sa Ama sa pamagitan niya. Ang ating panalangin, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan, nawa ay maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahonan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga malilit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus
na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, nawa ay mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilubot po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsamalan mo ako ng pagkakasalanan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatak kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahaba. Kung ako'y laging nasa
Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards ang pagsasuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,